birthday ni Lolo Nehem nitong November 10, kaya ipinasyal siya ng kanyang anak na si Joy sa isang amusement park sa Cagayan de Oro City. Dito, nag-selfie-selfie sila sa mga artificial na mga hayop na attraction daw talaga rito. Hanggang pasukin ni Lolo Nehem ang isang kulungan para magpa-picture naman sa isang artificial na pagong nang walang kung ano-ano ang inakala niyang display lang din na buwayang 12 talampakan ng haba na nakalubog sa tubig, biglang kumalaw at siya'y sinakmal. Lagi pa sa crocodile! Tabang! Wala, nagdugo na! Nagdugo na siya, tabang! Wala, nagdugo si... Ipang sa crocodile! Ano man siya nga? Pakay daw! Buhin man diyan! Sunod! Kipang sir, kukudail! Nagdugo! Nasamad ang kamot! May mga blood doon, dagang kayo. Mukha ko ng video ng babalokin. Tabang! Wala, nagdugo na! Nagdugo na siya, tabang! May bigla kong sumigaw, winawaki-waki na siya ng buhaya. Parang makakain talaga siya ng buhay. Hindi sumagi din sa isip namin na matulungan si Lolo kasi natakot na din po kami. Baka kami din kainin ng buhaya. Walang abiso din ang nakita namin na bawal ka pumasok doon. Hindi niya namin alam na meron palang mga living animals doon. Kasi pag merong mga ganyan na mga caution, hindi naman talaga kami pupunta doon. Ang matanda, iika-ika dahil sa tinamong sugat sa kaliwa niyang binti at hita. Napahiga pa si Lolo sa sahig. Tato, bilis! Sasakyan, bilis! Para matigil ang pagsirit ng dugo, pinalian ng panyo ang kanyang kamay. Oh, nasama din ito. Aman, kini. Kinauna ko, siyang kamot. Nasama din ako. Ay, kinagkuko. Para sa city hospital. Sana po ako na lang yung nakagat. Actually, ano po, kasi birthday niya yun, hindi ko talaga inakala, ma'am, na gano'n ang mangyari. Tumakbo po ako sa office namin to get the first aid kit and to respond directly dito po sa area. Nag-first aid po ako dun sa mga ibang bite wounds niya po. Amo na lang gitabang ag-alsagid siya, ma'am, siya sa iltre na mo, padulong sa ospital. At saka dali-daling isinugod sa ospital. Si Lolo Nehem tamo ng 8 sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kabali-bali ang kanyang mga buto at may nakita pa ang mga doktor na bumaon sa kanyang laman, ngipin ng buwaya na nasa 3 inches ang laki. Pwedeng magdulot na infection sa parte ng nakagat. Maaari niyang ma-damage ang mga muscles ng ating kamay at braso. Worst case scenario, no? Pwede rin maputol. Sa kalagitnaan ng pagsiselfie ng 68-anyos na si Lolo Nehem, sa amusement park na ito sa Cagayan de Oro City, ang inakala nilang artificial lang na 12 feet na buwaya, buhay pala at biglang sinakmal ang matanda. Lagi pa sa crocodile! Tabang! Wala, nagdugo na! Nagdugo na siya, tabang! Nagtamo si Lolo Nehem ng 8 sugat sa katawan. Bumaon din sa kaliwa niyang braso ang ngipin ng buwaya na may habang 3 inches. Pwedeng magdulot ng infection sa parte ng nakagat. Maaari niyang ma-damage ang mga muscles ng ating kamay at braso. Worst case scenario, no? Pwede rin maputol. Sumailalim sa operasyon si Lolo Nehem. Makalipas ang 30 minuto, tuluyan ding natanggal ang ngipin ng buwaya. Sinuwerte rin si tatay at hindi mas malala pa, no, pang nangyari sa kanya. 10 araw na siya ngayong naka-confine dito sa Northern Mindanao Medical Center. Bagamat si Lolo Nehem, kinakailangan pang sumailalim sa surgery dahil sa nagkabali-bali niyang mga buto. Pero hindi pa nila ito magawa. Kapos kasi sila sa pera. Fractured talaga yung bone niya. Kailangan talaga na maoperahan kaagad kasi baka daw mag-infection or ma-hemorrhage. Nakasaad sa civil code kung sino ang possessor o ang nag-aalaga doon sa hayop na yon ay siya may pananagutan sa lahat ng mapeperwisyo ng hayop na yon. Kung kailangan nila yon for educational purposes, kasi nga recreational park yon, kailangan nating magkaroon ng sapat na seguridad at pangangalaga doon sa hayop na yon para wala nang masaktan.
ang amusement park na ngakong sasagutin ang iba pang gastusin sa ospital. We deny the allegation that we have been negligent. Akala din daw kasi nila na patay daw yung crocodile. Yung crocodile area is restricted po yun. Meron naman po talaga kaming mga signages at meron kaming constant reminder from our tour guides. Hindi naman magsampa kami ng kaso kung maging okay na ang kalagayan ng papa ko. If ever ma'am na dahil hindi na pabilis yung pag-opera niya, maybe makaano kami ng kaso. Ang Buwaya, may ugali din yan na mag-pretend siya natulog siya. Pero kapag under threat siya, umatake. So dapat malayo ka doon sa kinalalagyan niya na hindi kanya maaabot. Dapat yung may-ari ng amusement park, ilagay nila sa containment na hindi nakalabas or free moving yung animal dahil alam naman nating threatening yan. Sa papa ko po, magpagaling ka, kasan mo yung loob mo. Huwag kang mag-alala dahil andito naman kami, tutulong sa iyo. Happy birthday pa, kahit gano'n ang nangyari sa birthday mo. Mahal ka namin pa, hindi ka namin papabayaan. Lagi pa sa crocodile! Wala, nagdugo na! Nagdugo na siya tapang! Lolo versus Lolong sa tunggalian ng tao at buwaya, saan mang lugar matira. Matibay! Kipangster crocodile! Tato, bilis! Sasakyan, bilis! Wala, nagdugo na! Nagdugo na siya, tapang! Thank you so much, mga kapuso! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.